Ikwento ko sa inyo yung journey ko. Nakailang restrict ako bago ako na-monetize. May isang araw, restriction. Kasi, napakahirap ng mga rules and guidelines ni mates. Napakahirap. Dahil mo pa yung professional ka na nag-apply ka ng trabaho. Konting bagay na nilabag mo, restrict account mo. Nalagpasan ko naman. Kaya ang tips ko, ang advice ko sa mga gusto talaga maging creator, ipagpatuloy nyo lang. Basahin nyo yung mga guidelines. Hindi kaya manood kayo ng mga tutorial about sa mga paano maiwasan yung mga violation. O manood kayo. Yung mga nagsisimula pa lang. Para ito sa mga nagsisimula pa lang na gusto mong monetize. Ang dami pong guidelines. Akala ng iba napakadali lang kasi araw-araw nagpo-post lang. Tsaka yung mga nanonood pala na hindi ko creator. Okay, masama manood ha. Kasi nag-upload talaga kami araw-araw kasi yun ang requirements. Yun ang requirements, kailangan namin mag-upload kahit ano lang. Kaya huwag kayong magsawa. Sana maunawaan nyo kami. Kasi pinasok namin yung mundo ni Mita. Ngayon, binigyan naman kami ng pagkakataon na ma-monetize. Inaalagaan namin yun. Kaya nag-upload kami. Kasi nga, binigyan kami ng pagkakataon. Kaya, itong sinabi kong ito, para ito sa mga hindi nakakaintindi, hindi creator. Kasi pag creator ka, maiintindihan mo ito eh. So, yun yung dahilan kung bakit kami nag-upload na kung ano-ano lang. Kasi, dapat araw-araw meron kaming maipopost. Para hindi naman kami magiging bad performance kay Mits. Kasi parang ano, yung parang nagtatrabaho ka sa kumpanya, araw-araw meron kang nagawa, ganun. Araw-araw meron kang sinag-meet, ganun. Sa mundo ni Mits, ganun din. Empleyado, bali mga empleyado kami ng social media, ganita, ganun. Kailangan meron kang magawa araw-araw para good job ka, good performance, ganun. Kaya, sana maunawaan kami. Maunawaan kami ng mga manunood, ganun. Kasi, may inaalagaan kaming kontrata. Nakakontra kami si Mita. Empleyado kami ni Mita. Ganun. Maliit na empleyado. Pero okay na rin kasi binigyan kami ng pagkakataon. Jarap! Ganda ng kwentuhan natin, no? Pero, yun talaga. Yung experience ko talaga. Ilang basis na ilang beses na restrict. Siguro mga 3 to 4 times ako na restrict. Sa pag F to F yon. Yun lang naman ang reason sa pag F to F. Tapos, na flag content ako mga ilang beses din. Ang reason naman doon sa flag content ko, i-share ko lang para makakuha kayo ng idea kung bakit ako na flag content. Yung nag-live ako, tapos, umiyak yung alaga akong aso. Dog, kinarga ko. So, na-flag content ako doon. So, ito, senior ko lang para aware yung iba na mga hindi pa nakakaranas ng mga ganun para maiwasan kahit pa paano. Kasi, sayang yung account natin eh. Pag pinaghirapan natin, tapos ma-restrict tayo. Diba? Yun. Ma-restrict ako. Tapos, yun yung isa pa. Flag content ako. Nag-upload ako ng video na inalagaan ko yung, nililigo ko yung alaga ko, si Bugs, yung dog, yung doggy ko, nililigo ko siya sa labas. Hindi ko alam kung ano yung pinaka reason bakit na flag content ako doon, na nililigo ko siya sa labas. Baka hash ko siguro kasi nasa labas ko niligo yung hayo. Baka po bawal. Ngayon, naisabi ko lang ito para mag-ingat po yung mga baguhan. Ayan. Tulad ko, baguhan din. Ganun. Ganun po. Kaya, minsan, yung mga nababash dyan, huwag kayo mawala ng pag-asa.
Yung ang babas naman kasi, kalimitan dyan, hindi nakakaintindi. Hindi nakakaunawa sa ating mga ginagawa. Kasi, hindi naman nila naranasan yung naipasa nila yung requirements. Kasi mahirap. Sobrang hirap. Sobrang hirap. Napansin nyo ba ang daming tumigil? Kasi napakahirap ng requirements. Tapos, pinto ko sa inyo. After kaming, marami kaming namonetize ng halos sabay-sabay. Kasi makikita mo naman, nagpo-post yung mga kapwa mo content creator. After nun, halos sabay-sabay din kami na restrict. Parang napakarami namin na-restrict. Halos lahat noon time na yun. So, ang dami namin binurang mga video na pinahirapan namin yun. Ang dami namin binura. Halos lahat kami. Kailangan burahin dahil may violation lahat. So, may lahat. Kailangan magbura. So, kaya kailangan aralin kung ano yung guidelines para alam mo kung anong burahin. Kasi hindi sinasabi ni Meta kung ano yung video mo na may violation. Wala pong tanda. Hula-hulaan mo lang. Napakahirap. Napakahirap. Ayan, nashare ko na yung journey ko. Sunod naman yung iba. Sarap ng kain natin, oh. Marami pa. Marami pa. Ayan, thank you for watching. Yan lang muna. Napahaba ang ating pintuhan. Bye-bye. I love you. Thank you for watching.